Hello everyone! Welcome to my channel. This is Mama Jing. And for today's video is, i-update ko kayo kung ano na ba yung mga proseso kapag kayo ay uuwi ng Pilipinas galing sa ibang bansa. Disclaimer lang po, hindi po ako expert o hindi po ako kasali ng anumang organisasyon na nagpo-process sa mga ganyan tungkol sa COVID-19. Isa po akong OFW na umuwi sa Pilipinas. Kung ano po yung ginawa namin nung dumating kami, yun lang po yung aking sasabihin sa video na ito. Isa po akong OFW galing ng Singapore. So ang process na ginawa po namin is, pagdating sa airport, bago kayo mag-check-in, meron yung mga tauhan yata ng Jetstar yun, hindi ko alam kung sino. Basta may mga mag-assist sa inyo doon na ipapascan yung QR code sa inyo. Yun po ay QR code ng Red Cross. Tinanong ko sila kung bakit kailangan pa yun kasi hindi naman na, di ba nagbago na ngayong rules. Sabi nung nandoon, yung nag-assist sa akin, sabi niya kailangan pa rin daw yun. So ang ginawa ko, niscan ko siya, then nag-fill up ako dun sa form na yun, then sinubmit ko siya. So kung OFW kayo at palak niyo umuwi, much better na gawin niyo na yun ahead bago kayo umuwi kasi napakalaking istorbo niya pag nandun na kayo sa airport yung palang gagawin. Kasi ang tagal din pilapan nun, i-review mo pa yon. Kaya ang tagal ko rin nagawa. Pag na-scan mo na yung QR code na sinabi nung nag-assist sa'yo doon, ibibigyan ka na rin nila doon ng case investigation form, health declaration card, tsaka yung oath of undertaking. Yun, ibibigay na sa'yo yon. Tapos pipilapan mo na lang kapag nakapasok ka na doon sa gate mo o kaya doon sa loob mismo ng pagtapos mo mag-check-in, doon mo na lang siya pilapan. Pati yung scan mo na QR code. Pero mas maganda kung mas ahead nyo ng pilapan yung Red Cross just in case na kailangan nga pagdating nyo sa Pilipinas. So after nyo mag-check-in, normal na lang po yung mga gagawin sa loob. Pupunta lang po kayo sa mga gate ninyo. And then sa gate, normal lang din lahat. Sa aeroplano naman is, kukunti lang kami sa airplane. I think mga 30 lang yata kaming sumakay doon sa Jetstar na yon na papunta ang Clark Airport. And then dun sa airplane, meron silang ibibigay sa inyo na tatlong form. Yung health declaration card, yung arrival card, tsaka yung sa form ng customs. Pilapan na din po ninyo yun para pagdating nyo ng airport, hindi na kayo matagalan. Kasi yun na lang po lahat yung form na kailangan ninyo. Para pagdating nyo ng airport, may scan na kayo, puupuin lang kayo, tapos merong mag-a-assist doon. I-check nila yung mga form ninyo kung napilapan nyo lahat yung mga yon. Kasi kapag napilapan na ninyo lahat doon sa airplane pa lang, hindi na kayo matatagalan doon sa pag-upo doon sa airport. Kasi nga, pag hindi yung pa napilapan lahat, doon ka pa lang mag-fill up, matatagalan ka and mahuhuli ka. And then after noon, pag napilapan mo na lahat, isa-isa kayong papupuntahin doon sa boot ng OWA kung ikaw ay OFW. So sa mga OFW, kung kayo ay magpupurgod na, kung hindi niyo nahawak yung mga working permit ninyo, pwede niyo siyang picturean. Kasi doon sa OWA, hinahanap nila yung mga working visa, yung working permit. Sa akin kasi, dahil purgod na ako, iniwan ko na yung aking working permits doon sa amo ko. Pero ang nangyari sa akin is meron ako yung contract. Doon sa contract na rin, meron na doon yung mga picture ng mga working pass ko. So, yun ang pinakita ko sa kanila. Kaya mas okay doon sa mga OFW, kung hindi nyo na maiwi yung mga working pass nyo, picturean nyo na lang po, o kaya kung meron kayo mga Xerox, dalihin nyo po. Yun po yung hinahanap nila sa OWA booth. Wala po kaming binayaran na swab test sa airport. Libre po yun. Yun po yung pinili namin. Pwede kang mamili ng, kung gusto mo, pwede kang mamili doon nga sa Red Cross, magbabayad ka ng 3.5 kung gusto mo mabilis makuha yung result mo. Doon naman, meron naman yung mga, hindi yata, non-OFW is 4.5 yata. Hindi ko alam. Basta yung in-update ko lang po is tungkol lang po sa OFW kasi yun lang po yung aking naranasan. Doon sa OWA booth, doon na rin po nila ibibigay yung kung saang hotel ka magka-quarantine, doon na nila ibibigay. Pagkatapos mo doon, diretso ka na sa swab test. Hindi ko alam sa inyo kung masakit, pero konti lang, konting masakit lang kasi nga papasukan yung ilong mo ng parang malaking cotton buds ba yun, hindi ko alam. Basta pumikit na lang ako nung pinasok yun sa akin. Medyo masakit siya. Para sa akin medyo masakit siya. Pero kaya naman,
Kaya okay lang, relax lang. And then after ng swab test, pupunta ka na ng immigration. Ibibigay mo yung immigration, yung arrival card na pinilapan mo. And then after ng arrival, pupunta ka na sa kukunin yung mga luggage mo. And then after that, pupunta ka sa customs, ibibigay mo yung form ng customs. And then after that, lalabas na po kayo. Doon mag-aantay kayo ng bus papunta sa inyong hotel. Doon po yung medyo matagal. Kasi nga, aantay mo lahat ng kasama mong sasakay sa bus kung natagalan sila sa pag-fill up ng form. And then, medyo matagalan. Actually, naghintay kami doon ng mga mahigit isang oras. Kasi inantay pa rin namin yung bus. And then, yung pagpunta sa hotel is hindi rin alam ng bus driver kaya medyo natagalan din kami. Hinahanap-hanap pa niya kung saan yung hotel namin. So, ang mga ipapayak ko sa mga pauwi, mas maganda magpakabusog kayo bago kayo sumakay ng airplane. Kasi yung airplane, wala pong food. Kinancel po nila yung food. Bawal po yung food sa airplane. So, ang binigay lang po nila is tubig. And then, pagdating namin sa airport, ang flight kasi namin is 9:20 a.m. So, dapat mag-lunch kami sa airplane, di ba? Walang lunch. Then, pagdating namin ng airport, binigyan lang kami ng water tsaka cupcake. And that time is around 1:30 na yata yun. And then, after sumakay kami ng bus papunta sa hotel, hindi rin kami binigyan ng lunch sa hotel. Kasi nga, pagdating namin dito is around 3 o'clock na yata. Or 4. So, pagdating namin dito sa hotel, quinarantine na kami kaagad. Dinala sa iba-ibang kwarto. Isa lang sa isang kwarto. And then, yung dinner is sinerve siya ng 7 p.m. Kaya sobrang gutom. Yung cupcake is hindi enough. Meron lang akong dalang nuts. Yun lang yung kinain ko, tsaka tubig. So, mas ang payo ko sa mga uwi, magpakabusog kayo. Meron naman yung mga airplane na may pagkain, lalo yung sobrang layo siguro. Pero sa amin kasi is 3 hours, more than 3 hours lang yung aming biyahe. Kaya hindi na kami binigyan ng lunch sa airplane. Cancel lahat ng food sa airplane. I think yung mga nag-pre-book, ay yung mga nagpa-book ng pagkain is cancel na, automatic cancel lahat yun. So, yun lang po yung aking may advice sa inyong mga uwi ng Pilipinas. Yung form sa online booking ng Red Cross, kaya siguro natin pipilapan yon just in case na gusto mong makuha yung result mo ng mas mabilis. Kaya siguro pinapilapan na yon sa airport pa lang bago ka sumakay ng airplane. Para just in case piliin mo yung magbabayad ka at makuha mo yung result mo ng mas mabilis, mabilis ka na lang ipaprocess. So yun siguro yung dahilan kaya nila pinapapilapan pa yon ng online. Pero sa akin, pinili ko kasi yung free. So, hindi natin alam kung hanggang kailan ako mag-quarantine dito. Ang sabi kasi sa airport, nung tinanong namin is 4 to 5 days or more. So, let's see na lang po. Kung gusto nyong malaman kung ilang days pa yung quarantine namin dito, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pag-click na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos.